Teka nga, anong ingay yun? Panatili naman kayo sa loob. Delikado na. Hindi natin maaaring pabayaan ang baryo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga kabantay. Kamusta po ang ating linggo? Sana po ay maayos ang lahat at sana ay umaayon sa inyong mga plano ang araw na ito. Mga kabantay, experiment lang po tayo. Pwede po bang sa lahat ng makakapakinig nito ay pakipindot naman po ng like button at mag-comment po tayo ng kahit simpleng more views sa iyong channel, kabantay. Gusto ko lamang po sanang makita kung kaya ba nating abutin ang numbers ng likes na halos the same or pumapantay po sa numbers of views natin na nasa 3,000 to 4,000 views sa kada video. Labis pong makakatulong ito sa ikagaganda ng ating channel. Kung ayos lang po sa inyo. Sa ating nakaraang kabanata nga po, ay matatandaan natin na narating na nila Zen ang Baryo Pulong Pangil, kung saan ay hindi nilang inaasahan na isa pala sa kanilang mga natulungang bihag na nakatakas nga po sa kamay ng mga zombies ay ang Kapitan del Barrio ng Pulong Pangil. Dahil nga po doon, ay maganda ang naging pagtanggap sa kanila ng mga taga-baryo at mismong ang Kapitan del Barrio pa ang nag-alok na sa bahay niya na itong tumuloy sila Zen. Matapos nga nilang makausap ang mga miyembro ng konseho, ay doon silang pansamantalang nanatili. Sa parehong pagkakataon, lingid sa kanilang kaalaman ay may isang nakaligtas na bihag ang infected ng sumpa ng mga buhay na bangkay na nasa loob nga ng Baryo Pulong Pangil. Kinutuban naman na dito ang Kapitan del Barrio na si Kapitan Canor at inatasan niya nga ang pinagkakatiwalaan niyang si Doming upang obserbahan ang mga sintomas nitong 29 na nakaligtas. Mga kabantay, sinika po natin na mailapag itong kwento ngayong araw. Kagaya nga po ng sabi ko kahapon o kagabi na susubukan ko po na araw-araw na makapaglapag ng kwento. Kaya sana ay matulungan niyo po ako sa pag-like at pag-comment at pag-share po ng ating mga episodes. Salamat din po sa nag-chat na nangako po ng cookies sa atin at saka yung nagbigay ng pangkape. Maraming salamat po. Pati na rin po sa mga kabantay natin na nagpapaalala na hinay-hinay lang daw po sa pagsusulat at huwag abusuhin ang ating utak at ang katawan. Huwag po kayo mag-alala. Kapag naabot po natin ng 10,000 views per video ay mas magiging maayos po ang ating routine at babawasan na po natin ang mga sideline at rackets natin sa labas. Dumako na po tayo sa ating kwento. Abala ang lahat ng mga tauhan ni Kapitan Canor sa loob ng pamamahay nito. Kakarating lamang ng isang napakalaking isda sa kusina at kailangan nga nilang maihanda ang mga paboritong putahe ng Kapitan del Barrio para sa mga bisita nito. Ingrande ang paghahanda. Mayaman si Kapitan Canor at totoo ngang mangangalakal siya. Mayamang mangangalakal na hilig talagang personal na gawin ang kanyang mga negosyo sa ibang baryo. Grabe pala ang bahay nitong si Mang Canor, ano? Parang kahit sumigaw ako sa loob ng silid, hindi ako maririnig sa labas. Ang lawak. Maring minano pa niya ito sa mga nauna sa kanya, sa mga lola at lola ng lola ng lola niya. Kagaya nga ng kwento niya, di ba? Mabuti na lang talaga Dito, tiyak na ligtas tayo. Sambit pa nitong Senel. Sa tingin niyo, ano kayang talisman na nakasabit sa pinto ng bahay? At saka, bakit silang tinulungan ng mga sirena ng lawa? Alam niyo, mayroong kagaya niyan si Senyor. Isang talisman na gawa sa isang uri ng mineral na tanging sa pinaka malalim na katubigan lamang natatagpuan. Hindi ito basta-basta. Hindi yung nakukuha ng mga tao dahil nga sa hindi nilang kayang tagalan ng pressure sa ilalim ng tubig. Wala pang nakakaabot na tao sa kanaliman kung saan natatagpuan ang ganyang mineral. At kung lahat ng bahay dito ay may ganyan, ibig sabihin lang ay maganda ang ugnayan nila sa mga sirena?
Di ba yung sirena, yung mga magagandang nilalang na nasa tubig? Yung may magandang boses na nangaakit, totoo ba yun? Mga aswang sila ng tubig, Nel. Ang mga magindara. Mga nilalang na kumakain ng taong naliligaw at naaakit nila sa kanilang boses oras na makatapak sa teritoryo nila. Natitiyak kong mayroong kasunduan ng mga tao dito at ang mga sirenang yan na tinatawag nila. Hindi ibibigay ng libre ng mga magindara ang ganyang uri ng mga mahalagang bato. Tama si Bruno. Kaya kung ako sa inyo, susundin ko na lamang ang bili ni Mang Kanora. Huwag na tayong lalabas pa paglipas ng alas 8 ng gabi. Baka yun ang oras na manginain ang mga kaibigan nilang tagalawa. Sambit naman ni Zen. Bagay na iniisip naman nila Jimeno at ng grupo. Sana nang hindi silang kagaya ni Mang Ariel na nag-aalay ng mga sakripisyo sa altar ng itim na engkanto. Kasi kapag nagkataon, hindi lang isang tao ang makakalaban natin, kundi isang buong baryo. Natitiyak na bang ligtas ang mga pagkaing ihanda nila? Paano kung may mga pampatulog na naman ito at pampamanhid? Nagaya ng ginawa ni Mang Ariel. Sambit naman ni Maria na tila ba natrauma pa din sa ginawa ni Mang Ariel sa kanila. May punto si Maria, hindi tayo maaaring magpakakampante, lalo ba't alam natin na may ugnayan sila sa mga magindara. Sinong makapagsasabi kung ano nga ang nasa pagkaing ihahain nila, diba? Ganito na lang, siguro didirektehin ko na lang nakausapin si Mang Kanor. Kung hindi naman tayo talagang welcome dito sa lugar nila, alis na lamang tayo. Kesa naman mapahamak tayo, siguro naman ay madadaan ko siya sa usapan. Ngunit naroon pala si Mang Kanor at nagbalik na. Narinig niya nga ang lahat ng kanilang mga usapan. Nauunawaan ko ang mga saloobin niyo at ang mga pag-aalala. Maging kami man ang hukbo ng mga kasama ko ay nahulog nga sa patibong at pandilin lang ng mga masasamang loob. Pero huwag kayong mag-alala. Ginagaranti ako na tapat kami at busilak ang hangarin naming matulungan kayo. Mabubuti ang mga tao ng aking baryo. Bilang patunay niyan, ay sasaluhan ko kayo sa pagkain ng hapunan. Ako ang unang kakain ng mga putahe upang maipakita ko sa inyo na wala kayong dapat na ipag-alala. Alam niyo mga bata, hindi ko man masabi kung anong hirap ang mga napagdaanan niyo, pero para sa akin ay isang kahibangan at pagyurak sa karangalan ng mga ninuno ko kung gagawin kong linlangin ang mga taong tumulong sa akin. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo at salamat sa pangunawa, Kapitan Kanor. Sadya lang po talagang maraming bagay ang pinagdaanan ng grupo namin para po marating ang baryong ito. At ngayon po dahil sa malapit na po kami sa buting bato, ayaw po naming masayang ang lahat. Siya nga naman, Kapitan. Huwag po kayo mag-alala at sasamahan ko po kayo sa unang pagtikim ng mga putahe. Para masigurado natin na ligtas ang lahat. Ano Zen? Ayos lang ba sa inyo? Bakit parang pakiramdam ko kulas ay gustong-gusto mo lang na mauna sa pagkain? Iniisip mo lang yan. Hindi mo ba nakikita na sa ating lahat, ako ang pinakamalakas ang loob na isakripisyo ang sarili kong kaligtasan para matiyak na mapubusog ako, para malaman natin na ligtas lang yung mga iyahin nila pagkain, di ba? Ay, Mang Kanor, Kapitan, samahan niyo po ng Toyo Mansi para naman may sausawan ako, ha? Kahit talaga anong pagpapanggap mo, Kulas, binibenta ka ng bunganga mo. Panggap ka pang magsasakripisyo ka. Gusto mo lang mauna. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, ay pumasok si Doming at tinawag ang pansin ni Kapitan Kanor. Kapitan, nailagay na po namin ang mga inihinala niyo pong may sakit at may sumpa. Naroon po sa ilalim ng gusali. Lumalala po ang sitwasyon nila habang tumatagal. Maraming salamat, Doming. Sige na at ituloy niyo ang pag-oobserba sa kanila. Kakain lamang kami ng hapunan ng mga bisita ko. Huwag niyong papayagang umalis ng gusaling yon ang lahat ng mga kasama ko. Hanggat hindi nagiging malinaw ang lahat at hindi tayong nakakasigurado. Uwi ka ni Mang Kanor. Bagay na ikinabahala naman ang grupo nila, Zen.
hanggang sa nagtanong na nga ito si Bruno. Kapitan, tama po ba ang narinig namin? At nagkakamali lang ba ako? Totoong may posibilidad na ilan po sa mga naligtas ay may sintomas po ng pagiging buhay na bangkay? Mayroong karihan ng virus na naligtas kung gayon? Alam nyo, bilang isang pinuno ng baryo, isa sa mga tungkulin ko ang masiguradong ligtas ang lahat ng mga nasasakupan ko. Kaya noong nagawa nyo kaming mailigtas, yan na agad ang pumasok sa isipan ko dahil hindi malabong mangyari. At ngayon nga, dalawa sa mga nakaligtas ang nagpapakita ng sintomas ng pagpapalitan nyo sa isang buhay na bangkay. Kaya maipapayo ko nang na manatili na lamang muna kayo sa loob ng bahay ko. Babalitaan ko kayo kapag maayos na ang lahat, kapag naresolban ng problema. Hindi natin gugustuhin na isa man sa inyo eh, mapahamak sa aming baryo, di ba? Sambit naman itong si Kapitan Canora. Maraming salamat po, huwag po kayong mag-alala at ganun nga po ang balak namin. Isa pa'y malawak naman po itong bahay niyo at yung hardin sa likod. Siguro po ay doon na lang muna kaming magpapalipas ng oras. Pero sakali pong kailangan ninyo ng tulong namin, huwag po kayong mag-aatubiling magpasabi. Mahabang pag-uwi ka naman ni Zen. Huwag kayong mag-alala. Sapat ang mga kasanayan ng mga tagabantay ng baryo ito. Naibahagi ko na sa kanila ang impormasyon tungkol sa mga buhay na bangkay at natitiyak kong lahat ay kontrolado naman namin hanggang sa nasa silid lang ang mga napinsala at may sintomas ay wala kayong dapat na ipag-alala. Eh, yun naman pala eh. Eh tara na po manong kapitan, subukan na po natin yung mga pagkain. Eh mamaya magkagulo pa at hindi pa matuloy yung hapunan namin eh. Tara na po. Pangungulit naman ni Kulas. Subali totoong gutom naman talaga silang lahat. Pigilang sila pero lahat sila ay kumakalam ng sikmura at natatakam sa mga pagkain. Naging maayos naman ang kanilang paghahapunan. Walang kakaibang lasa ang pagkain at walang negatibong epekto bukod sa labis sa pagkabusog nila. Malinamnam ang mga karne ng isda. Masarap ang pagkakaluto at labis nga ang pagpapakalma nito sa kanilang isipan at pakiramdam. Pero hindi naman mawala ang pag-aalala ng grupo sa kung anong posibleng mangyari. Oras na magkatotoo ang mga kutob ni Kapitan Canor tungkol sa mga potentially infected na mga tao. Alam niyo, naiintindihan ko naman na may talisman sila kontra sa mga engkanto. Pero tingin ko hindi yung naubra sa mga zombies. Bakit hindi na lamang nilang patayin yung mga ikinulong nila na may virus para naman mawala na ng pangamba ng mga tao dito? O kaya policy na lang nila sa baryo? Palabasin nila dito para naman hindi na makapaminsala, di ba? Eh, ikaw ba, Nel? Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga nakakulong, gusto mo bang mamatay ka agad o kaya itapon sa labas para naman kainin ang ibang mga hayop at halimaw doon? Gayong, yun pala eh, ordinaryong lagnat lang pala ang meron ka. Sabat naman ni Kulas, may punto ang lalaki pero hindi nilang masisisinil na labis nga ang takot sa mga naganap. Alam niyo, hindi naman siguro naging kapitan si Kapitan Canor kung hindi niya kayang pamahalaan at pangalagaan ang baryo nito, di ba? Kaya huwag niyo nang alalahanin pa ang tungkol doon. Alam na nila kung paano ito nga ayusin at ang importante ay makapagpahinga tayo. Kaya matulog na kayo. Hindi niyo kung puro problema na lang ang pinag-uusapan niyo. Parang sa kada magkikwentuhan na lang tayo eh. Puro problema na lamang ang paksa. Subukan nyo namang maging maganda at magaan ang paksang pinag-uusapan. Saway pa ni Iris, Kinanel at Kulas. Alam nyo, tama yung si Iris eh. Dapat nga eh, magagaang kwentuhan lang para naman hindi sumakit yung ulo natin. Huwag na yung mga problema. Alam nyo ba, nung bata ako, talentado ako eh. Kayang-kaya ko magpalopo gamit yung laway ko tapos papaliparin ko. Sabi nga nila tatay, kakaiba daw yung talento ko. Gusto niyang makita? Kakaiba mo yun at nakakadiri.
Pasensya ka na, Kulas, pero parang walang may gustong makita yung talento mo. Kakasabi lang naman ni Iris na magagawang kwentuhan. Eh, yung kinakwento mo eh. Pagpapasakit ng ulo namin eh. Kaya nga, ayoko sanang buksan ang usapang ito, pero ano ba ang plano natin pag alas natin dito sa Pulong Pangil? Eh, ilang araw ba tayong titigil dito sa baryong ito? Alam niya na, ito matakbo ang oras. At ano bang malay natin kung ano nang nangyayari sa espiritu ni Ma'am Christine? Sa pagkakaalam ko, habang mas tumatagal ang pagkakahiwalay ng espiritu sa isang physical na katawan ng isang nilalang, unti-unti ring nalilimutan ang mga alaala niya sa kanyang buhay. At huwag naman sana, pero may posibilidad na pagbalik natin na at magawa na nating mailigtas si Christine. Maaring may mga parte ng alaala niya ang hindi nang makabalik pa. Malupit ang dimensyon ng mga nakakulong na espiritu. Walang hanggan ang pagsubok at mga kaparusahan ang naroroon. Ito ay upang pahirapan ang mga bilanggo hanggang sa bumigay na ang kanilang espiritu at mawala ng determinasyong makabalik sa kanilang physical na anyo. Walang problema ang ilang araw na pagkakawala niya sa kanyang katawan. Pero hindi natin alam kung gaanong katagal ang magiging proseso sa pagbawi ng espiritu ni Christine. Mahabang pagpapaliwanag ni Bruno sapagkat parte sa mga napag-aralan niya ang tungkol nga sa mga ganitong problema. Sa mga narinig ay nag-alala si Zen, pero alam niyang hindi niya maaring pwersahin ang mga kasamahan niya na magmadali dahil sa maaring sila naman ang mapahamak. Salamat sa pag-aalala niyo, pero hindi matutuwa si Christine kapag nalaman niyang may napahamak sa inyo dahil sa pagliligtas sa kanya. Kaya mabuti pa eh, tumigil muna tayo dito kahit tatlong araw. Hindi basta-bastang bibigay ang espiritu ni Christine, magtiwala lang kayo. Wika ni Zen sa mga kaibigan niya. Tumango-tango naman sila Bruno habang papalapit naman si Maria. Alam niyo, masyado naman kayong bilib sa mga berdugong aswang na yan. Nakalimutan nyo na yata na siya ang kamuntikan ng maging mitsa ng pagkabura ng mga tao sa syudad. Maswerte lang kayo at tila ba nalibang ang bertugo. Pero oras na magpasyaya na tapusin ang lahat ay wala na kayong magagawa pa. Iba ang antas ng kanyang kapangyarihan at hindi kayang maunawaan ng mga simple at ordinaryong tao lamang. Huwag nyo sabihin na hindi ko kayong binalaan ha. Wika pa nitong si Maria. Bagamat may punto naman siya, subalit hindi niya kasing naranasang makasama si Christine sa paglalakbay. Kaya naman hindi niyang alam kung gaano ng kalayo ang pinagbago ni Christine, malayong malayo sa kilala niyang berdugo. Huwag ka mag-alala, Maria. Balang araw ay makikilala mo din siya. Ang tunay na ugali ni Christine, makikita mo ang kaibahan niya sa point of view mo kumpara sa point of view namin na matagal niya nang nakasama. Tama si Zen. Mabait si Ma'am Christine. Basta huwag ka lang aali-aligid kay Zen. Parang interesanteng nila lang yung si Christine na yan ah. Eh Maria, huwag mo din kalimutan, ikaw ang sugo at hindi lamang para sa mga tao, hindi din para sa mga aswang, kundi para sa kalikasan. Kailangan mong magsilbing tagapagpatupad ng balanse sa lahat at hindi maaaring pumanig ka lamang sa isang lahi. Huwag kayong mag-alala at wala akong balak na pumanig kila Alastor. Pero huwag niyo ding asahan na papanig ako sa mga tao. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Bagamat umaasa sila Zen na magiging patas at pagiging maayos ang lahat kapag naging tuluyang sugo na itong si Maria, naroroon pa din ang pag-aalala nila na paano kung maging mas malala ang lahat oras na makabalik sila sa bayan. Ilang saglit pa ang lumipas sa kanilang pag-uusap ay nag-umpisa na nga silang matulog. Pagod at masakit ang mga katawan nila sa ilang araw na pagtakbo, pagtakas, pagsiksik at pagkukubli. At noong gabi pa lamang na iyon silang nakaramdam ng kapayapaan. Hanggang sa sumapit nga ang sunod na araw, abala ang lahat at kagaya nga ng dati ay naghahanda na ng almusal para sa kanila. Naroroon sila Iris at Julia na tumutulong sa kusina habang ang mga kalalakihan naman ay nasa hardin at nagpapahangin.
Dito ay may napadaan sa labas ng bakuran na maglolo. Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Mukhang masarap ang niluluto sa bahay na yan na. Umaabot dito ang amoy. Ano kayang lasa ng pagkain niyo dyan? Sambit ng matanda. Naroroon lamang itong nakatayo at akbay-akbay ang kanyang lalaking apo. Pagpasensyahan niyo na po ang lolo ko. Ilang taon na din po kasi kaming nakatenga dito sa islang ito at ilang linggo na po kaming narito sa pulong pangil. Hindi po kami makaalis dahil po sa hindi pa po kaming nababayaran ng ibinenta naming mga gamot. Ganoon po? Eh, mga taga saan ba kayo kung hindi kayong mula dito sa baryong ito? Malayo ba ang tirahan niyo? Ako po pala si Ezekiel at ito naman po ang lolo ko, si Lolo Tasyo. Taga-kabilang isla po kami at napadpad lamang po kami sa islang ito dahil po sa bagyo. Kaya nga lang po eh, nawasak na po yung sinasakyan namin. Nag-iipon po kami para magamit sa pamasahe. Papalabas po ng isla. Mahal po ang bayad sa sasakyan. Mahal po ang singil ng mga nag-ahatid po papalabas ng islang ito. Doon po sa may baryo ng mga niebe. Pagsasambit pa nitong bata na nagpakilalang si Ezekiel. Tama nga po ko. At 2 taon na kaming nagpapagalagala sa islang ito sa iba't ibang baryo upang magtinda ng mga gamot. Mga bagay na gawa namin mula sa mga ugat at halamang matatagpuan sa kanilang mga gubat. Pero malayo pa din kami sa katotohanan para maipambayad sa sasakyan namin. Ibig ko nang maialis ang apo ko sa islang ito. Tiyak na labis na ang paghahalala at dalamhati ng mga magulang niya sa pagkawala namin. Mahabang pagkukwento nitong matanda na si Lolo Tasyo, kita ang pagkahabag niya at pagkaawa sa kanyang apo. Dito naman ay naantig ang damdamin ng magkakaibigan. Ang mabuti pa po ay maghantay lamang po kayo dyan at kukuha ako ng makakain nyo. Huwag po kayong mag-alala. Madami ang pagkain sa bahay ng kapitan kaya tiyak na hindi problema ang bigyan namin kayo. Sambit ni Jimeno at agad nga itong nagtungo sa kusina upang kausapin sila Iris. Wala namang naging problema sa dalawang dalaga at pinaghain nga ng makakain yung maglolo. Dala-dala ni Jimeno ang dalawang naglalaki ang mga plato na puno ng mga pagkain upang iabot sa maglolo na nasa kabila ng bakod. Nasa kakahuyan. Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti niyo po. Yung ibang mga tao po dito, iwas po sa amin at ayaw po kaming tulungan. Parang batas po nila na kung wala pong magagawang pabor ang mga dayo sa kanila, hindi po nilang itatrata ng maayos. Kagaya po sa amin, dahil po sa mga tendero lang kami ng gamot, isang dayong tendero lang po ang tingin nila. Wala pong pakikipagkaibigan, wala pong amor sa amin. Kaya po kapag nabuo po namin yung 5 gintong piraso kada isa, aalis na po kami dito. Sa isip ni Lazen, kung 5 gintong barya ang kakailanganin, ay walang problema sila sa grupo nila. Dahil sa may mga mahalagang hiya silang dala, nalampas nga sa 5 gintong barya ang katumbas na halaga. Ibig sabihin ay sobra-sobra ang kanilang mga dalang mga mahalagang hiyas na maaaring magamit pamasahe. Pero itong maglolo, 2 taon nang nag-iipon subalit hindi pa din nilang mabuo-buo ang kailangan nila. Tila ba kahit sa islang iyon ay hindi patas ang kapalaran para sa lahat ng tao. Kung hindi po kaming nagkakamali ang tungo nyo po ay sa Baryo Puting Bato para sa pantalan nito, tama ba? Tama ka kuya. Doon po ang tungo namin oras na mabuo po namin ang 10 gintong barya. Bawal po kasi kaming magtinda doon mismo sa Puting Bato kasi wala daw po kaming permiso mula sa mga namumuno doon sa mga mangangalakal po
Nung minsan pong sumubo kami doon, kinumpis ka po nila yung mga paninda namin at sinaktan po kami hanggang sa maitaboy po kami sa kabundukan nila. Mapanganib ang mga tao sa Puting Bato kung wala kang pera o hindi kang isang importanteng tao. Itatrato ka nila na para kayong mga trapo at ang mga kabundukan nila ay hindi para sa mga tao may hinang loob. Buno na mga pinakamababangis at kakaibang nila lang ang bundok ng mga niyebe. Kahit saan pala talaga sa mundo, may mga hindi pagkakapantay-pantay. Nakakainis. Alam niyo tatang, sa tingin ko kahit 10 taon kayo dito, hindi niyo mabubuo yung gintong barya niyo. Lalo pa at magkano lang pong benta ng mga gamot na gawa niyo? Bakit di nyo na lang pong gawin na pumatay ng mga halimaw at ibenta nyo sa mga tao? Mas mahal po yung presyo nun sa pagkakaalam ko Suhestyon naman ni Nicolas. Ngunit sumagot naman itong si Ezekiel. Ginawa na po namin yun. Pero sinabi lang po nila na wala daw pong presyo yung mga nahuhuli namin. At kahit malalaki nga po at mababangis Kapag sinusubukan po namin bawiin naman yung mga katawan ng halimaw, ang sabi lang po nila itinapon na nila sa lawa at hindi daw po namin mababawi na. Teka nga, alam ba yan ang Kapitan Del Barrio yung ginagawa ng mga tauhan niya dito sa baryo nito? Pagtatanong naman ni Zen. Sa tingin ko po hindi po. Kasi po ang palaging humaharap sa amin doon sa mga tindahan, at ang nagpapasya po yung tinatawag nilang Domeng. Ni hindi nga po namin nakikita pa yung sinasabi niyong kapitan Imposible yun. Dapat nakita niya na yung kapitan. Siyang may-ari nitong bahay na tinutuluyan namin. Kanina lang kausap namin siya Yung manong na parang ermitanyo sa haba ng mga puting buhok niya. Pero hindi nagsisinungaling ang maglolo. Totoong hindi pa nila ang nakikita ang Kapitan Del Barrio dahil nga sa hindi naman itong nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao. Matatandaan na maging kila Zen ay inilihim nito ang pagiging Kapitan Del Barrio. Mukhang ibang kutob ko sa Domeng na yun parang may kakaiba sa gawain niya. Anong gusto niyang mangyari at bakit nilang inaagrabyado ang mga dayo sa kanilang lugar? Ultimong sinlaki lamang ng mga pusa na halimaw binibili ng Baryo Kulimlim, di ba? Tapos dito kahit mga dambuhala walang halaga. Parang napaka-imposible. Pero bakit tinatapon nila sa lawa? Hindi niyo ba naisip? Paano kung pinapakain pala ito sa mga isda o kaya sa mga nilalang na naroroon? Tapos nakukuha nila ng libre? Sambit naman ni Nel. Basta ang sabi po sa amin nung si Mang Domeng, wala daw pong halaga yung mga nahuhuli namin. Pero kung araw-araw daw po kami magdadala ng ganoon, hindi po nila kami papakialaman sa pananatili sa baryo nila. Wala naman po kaming magawa, kesa naman po ipagtabuyan kami dito. Ito lang po ang pinakamalapit na komunidad bago po ang baryo ng Niebe. Pero ayos lang po. Malaki na pong bagay yung ibinigay niyo po sa aming pagkain. Ang tagal-tagal ko na pong hindi nakatikim ng ganito. Huwag po kayong mag-alala at maiipon din namin yun. Sabi ng lolo, kaunting-kaunti na lang at mabubuo na namin. Wika ni Ezekiel, ngunit nakita ni Zen ang mapait na ngiti sa mukha ng matanda nang sabihin itong apo niya. Hindi naman itong napansin ni Ezekiel. Maya-maya ay nagpa siya si Zen na lumabas sa bakod. Kinausap niya itong si Lolo Tasio ng masinsinan, habang si Ezekiel naman ay narorong abala sa pagkain. Ilang minuto din silang nasa may distansya, hanggang sa magbalik itong dalawa. Ang mabuti pa po ay kumain muna kayo dyan. Natitiyak ko na makakaalis na din po kayo dito sa islang ito. Matapos ang kanilang pagkain ay nagpaalam na din itong dalawa at umalis na. Zen, ano bang pinag-usapan niyo? Bakit parang seryosong-seryoso yung topic niyo nung matanda? Huwag mong sabihin na bibili ka ng paninda niyang gamot, Zen! May problema ba, Zen? Magkakasunod na tanong ng mga kasama niya. Wala naman, napansin ko lang kasing parang balisa yung matanda tungkol dun sa usapin ng kanilang ipon, kaya kinausap ko.
para lang malaman ko yung totoo. Ayaw niyang ipalam sa apo niya pero kinikikilan sila nila Doming. Hindi siyang makareklamo kasi papatayin sila ni Doming. Pero halos walang ipon yung matanda. Kinuha daw ng mga tauhan ni Doming eh. Ang mas malala pa nun, yung mga halimaw at nilalang na dinadala ng maglolo eh nalaman na ibinibenta ni Doming sa mga tindahan ng mga mangingisda. Ipinapakain sa mga alaga nila sa lawa. Mukhang seryosong problema ang nasa mga opisyal ng baryong ito. Mas seryoso kumpara sa problema sa zombies. Sambit nitong si Zen na tila ba nagagalit. Alam kong hindi na natin pang responsibilidad ang pamamalakad ng mga baryo dito pero kung natatandaan nyo, puno ng mga maligno ang islang ito at ang mga malignong yan ay nakikinabang sa mga negatibong enerhiya at emosyon ng mga tao. Mga emosyon na naiipon, kung ganito ang patuloy na iiral, balang araw ay magiging sapat ang lakas ng mga maligno upang wasakin ang anumang baryo na naririto kapag inibig nila. Samantala, habang nag-uusap-usap sila, itong si Doming naman ay abala sa kung saang naroroon ang mga hinihinalang nahawa sa buhay na bangkay. Maghanda kayo. Mamayang gabi, kailangang mailabas na sa baryong ito ang dalawang yan. Mukhang sigurado ang matanda na sila nga ang mga buhay na bangkay. Tiyak na mataas na presyo ang makukuha natin. Oras na mailabas natin sila sa islang ito at may benta sa mga kolektor ng halimaw. Huwag kayo mag-alala. Babahagihan ko kayo ng tamang halaga. Basta tiyakin nyong magmimisto ng aksidente yung nakataka sila. Malino ba? Sambit ni Doming sa dalawang tauhan na tila bang kakunsyaba niya sa kanyang mga binabalak. Arreglado, pero anong balak nyo sa iba pang biyag na naririto? Yung mga kasama ng kapitan? Ano ba ba, edi ibabakain natin sa mga Magindara. Alam nyo naman na yun ang kasunduan ng pamilya ko sa mga lintik nasong na yan. Hindi alam ng kapitan ang tungkol dito kaya huwag na kayong madaldal pa. Pero hindi na yung kailangan malaman pa ng mga taong yan. Ipagpapatuloy ko lamang ito. Ang kaugalian ng angkan namin bilang tagapayo ng Kapitan Del Barrio. Habang nagkakamala ko ng limpak-limpak na salapi sa mga bagay na ganito. Kung totoosin ay utang na loob ng baryong ito sa aming angkan kung bakit ba silang ligtas na namumuhay dito. Nabibigyan sila ng saganang biyaya ng lawa dahil sa mga trabaho ko. Alam nyo, hindi nyo na itatanong inood pa man. Pinakaunang naniraan dito sa baryo Pulong Pangil ang angkan namin. Sila ang nakipagkasundo sa mga Magindara upang tulutan ang manirahan dito ang mga tao kabalit ng pag-aari ng mga dayong tao sa tuwing bibilog ang buwan. Tutal eh, madalas ay mga dayo lang naman talaga ang gusto nilang kainin kaya para sa atin ay walang kwenta na yon. Ibibigay natin ang gusto nila at ibibigay nila ang gusto natin. Kaya huwag nyo nang isipin at alalahanin ng mga bisita natin. Eh, total, kung hindi naman silang nailigtas eh, nilapa na rin sila ng mga buhay na bangkay. Eh, mabuting dito na silang mamatay sa mga Magindara. Makakatulong pa sila sa mga residente ng baryo natin. Mahabang pagsasaad ni Doming. Habang nakikinig nga itong mga tauhan niya, nang maalala naman itong tungkol sa maglolo. Siya nga pala, malapit-lapit na ding mamuro sa akin ang matandang si Tasyo at ang apo nito. Palagi na lamang silang nagre-reklamo at kumukontra sa patakaran ko. Pasalamat ka sila, ipinapayagan ko pa silang maniraan sa baryo natin. Pero mukhang hindi na natin silang kakailanganin pa. Mahirap nang maiputakpan nila ang mga sikreto natin sa mga bisita ng kapitan tungkol sa ating negosyo. Kaya bukas ng gabi, kasama sila sa mga iaalay natin sa mga Magindara. At dito nga ay tumahimik na sila nang marinig ang tinig ng kapitan sa itas ng gusali. Doming, kumusta na ang dalawang bisita natin? Kumusta ang kalagayan nila? Magandang araw, Kapitan. Hindi na pong nagiging mabuti at mas lumalala po ang kanilang sintomas. Kapitan, hindi po natin maaaring isugal ang kaligtasan ng ating mga tao. Oras na magpakita sila ng karahasan. Gagawin ko na po ang karapat-dapat na gawin. Itataboy ko po sila dito sa lugar natin para naman po makaiwas ang baryo natin sa panganib. Sambit ni Doming.
Alam kong responsable kang tao at anumang pagpapasyang gawin mo ay para sa ikabubuti ng ating lugar. Bueno, ipapaubaya ko na sa iyo ang dalawang yan at sana'y matulungan natin sila. Sana nga ay mali ang kudob ko sa sumpa ng buhay na bangkay sa kanilang dalawa. Pero may basbas ko ang anumang pagpapasya mo dito, Domeng, sakaling maging alanganin ang sitwasyon. At siya nga pala, pagkatapos mo dito pakitingnan naman yung maglolo. Nakasalubong ko kanina, mga dayo daw sila dito. Mukhang kailangan ng tulong. Abutan mo ng pampamasahe nila palabas ng isla ito. 10 gintong baryang kailangan. Bigay mo na lamang sa kanila, ha? Dito ay tumalim ang mata ni Doming. Mukhang nakausap na nga ng maglolo ang kapitan at nang hingi pa nga ng tulong. Nangangamba siya na baka isuplong ng maglolo ang mga gawain niya. Kaya naman binalak niya na sa pagsapit ng gabi ay papaslangin niya nitong maglolo. Palalabasin niya na lamang na binigyan niya na ng pamasahe at agad nang umalis na hindi man lang magpasalamat. Oras na malaman kasi ng konseho ang kanyang gawain ay masisira ang ngalan ng kanyang buong angkan na siyang nagmamay-ari ng pinakamalaking negosyo sa kalakaran ng kanilang banyo. Walang hiya kayo maglolo kayo, ipapahamak niyo pa ang negosyo ng pamilya ko. Pwes, mamayang gabi, ihatid ko na kayo sa huling hantungan niyo. Makakaalis na kayo sa islang ito. Patungo sa tiyan na mga halimaw ng lawa. Inuutos ni Doming ang hanapin ng maglolo. Habang ang mga tauhan niya naman ay naghahanda na sa paglipat ng 2 bilanggo patungo sa Puting Bato upang maiangkat sa kanilang mga kliyente. Subalit naroroon ang maglolo at nakabantay. Nakita nila kung paanong kaladkarin ng 2 bihag patungo sa isang malaking kahoy na kahon. Lolo, anong ginagawa nila dun sa 2 dayo? Bakit nilang inililipat sa kulungan? Tanong nitong si Ezekiel nang marinig naman nila ang pagsalita ni Doming. Ingatan niyo mga kargamento natin. Siguradong mababago ang buhay niyo oras na maibenta natin ang mga yan. Mga sariwang buhay na bangkay sa mga kliyente natin. Sagot ko ng inumin niyo bukas. Magpakalasing kayo. Wika ni Doming at nagkasiya nga ang mga tauhan niya. Kailangang malaman ito ng mga dayo sa mansyon. Kailangang maipaalam natin ito kila Zen. Inuunti-unti nila ang mga dayo upang gawing negosyo. Bago pa silang umalis ay nakita nila itong mga tauhan na binuhat nga yung isa sa mga dayo na naroroon na wala ng mga paa. Wala itong malay pero bigla na lamang itong inihagis sa lawa kung saan naman ay nagsilabasan ng mga magindara. Natakpan na lamang ng Lolo Tasio niya ang bibig nitong si Ezekiel na akmasa ng sisigaw upang kumprontahin ang mga tauhan ni Doming. Agad silang umalis sa lugar. Nagtungo sila sa likod ng mansyon at ibig nilang makita si Lizen at umaas ang makausap. Ngunit nasa loob ang grupo ni Lizen, abala sa pag-uusap sa mga plano nila, oras na marating ang Puting Bato. Nang mapalingon naman si Nel sa labas ng bintana. Teka lang, naroon sa likod yung maglolo. Mukhang inahanap tayo. Ano kayang problema nila? Ngunit nang akma na sana nilang lalapitan itong dalawa, nakita nilang may 3 malalaking kawal ang dumating sa likod nitong maglolo. Pinukpok sila sa batok at nawala ng malay. Sabay bitbit sa dalawa at ipinasok sa mga sako. Hindi napansin ang mga kawal na nakita sila nila Zen. Delikado to. Mukhang may nalalaman ng maglolo na hindi dapat maisiwalat sa baryo kaya pinatahimik sila. Kailangan nating matulungan ang maglolo. May kito ba kung hindi silang bubuhayin na makumuha sa kanila? Siguro, pakanaan naman ito ni Doming. Kailangan isumbong na natin siya sa kapitan. Hindi tayong nakakasigurado kung ligtas bang ipaalam ito sa kapitan. Baka pati siya ay kasabwat. Mabuti pa ilumakad na muna tayo at iligtas natin itong maglolo. Kami na lamang ang lalabas nila Zen, Nel. Kayo naman ang bahala dito ng mga dalaga sa loob. Gawan nyo ng paraan na hindi mahalatang wala kami. Huwag kayong mag-alala, kaming bahala dito. Sana matulungan yung maglolo. Maghahanda din kayo.
Kapag nailigtas namin sila, sakaling maging tagilid tayo dito, ihandaan niyo ang mga gamit natin na taalis tayo sa baryo kasama sila Lolo Tasyo. Inantay nga nila Zen ang gabi. Alam nila kung nasaan ang gusali kung saan niyang inilagay ang mga bisita ng baryo. Na di umano ay may sakit, malakas ang hinala nila na naroroon din sila Lolo Tasyo. Alam niyo kapag nagkataon yung si Doming na yan ang ihuhulog sa lawa para maging pagkain ng mga syokoy. Napakasama niya para gawin yun sa maglolo. Kumalma ka lang. Huwag kang padalos-dalos kulas. Hindi lang ikaw ang maaaring mapahamak oras na mabuking tayo dito. Dumaan sila sa likod ng gusali. Tsumempo sila na wala doon ang nag-iikot na gwardya at pumasok sila sa loob. Doon nilang nakita ang halos lahat pala ay mga may pinsala o may mga kakulangan sa katawan mula sa mga iniligtas nilang mga bihag, inilagay sa magkakahiwalay ng mga kulungan. Hindi silid kundi mga kulungan. Karamihan ay may mga putol na kamay o putol na paa. Iilan na lamang ang natitira sa taas ng bahay kung saan nga ay ligtas silang nagpapahinga. Ang mga bihag na normal pa naman at kubuo pa ang mga parte ng katawan. Tila lahat ng kahinahinalang maaring mahawa o magkaroon ng sakit ay inilagay sa kulungan. Mabilis silang nagkubli nang marinig nila ang boses ni Doming. Papalabasin natin na ang lahat ng mga naririto ay sakit at kailangang maidispatsa na para naman hindi na magkalat pa ng sumpa sa ibang lugar. Mas maraming kargamento mas maraming pera para sa atin. Kailangan lang natin silang hawaan ng dugo ng mga may sumpa. Eh, Doming, paano kapag nalaman ng kapitan itong ginagawa natin? Walang problema. Palalabasin natin na may sakit din siya at nahawa sa sumpa. Ididispatsa na natin ang kapitan kasama ng mga taong to. Oras naman siguro para kami na ng pamilya ko ang mamuno sa baryong ito. Mas magiging mayaman ang baryo natin at mas makapangyarihan. Nang bigla namang matabig ni Kulas ang isang metal. Dahilan para gumawa ito ng napakalakas na ingay at natawag nga ang atensyon ng mga kawal at ni Doming. Sinong nandyan? Magpakita kayo. Tanong ni Doming na agad namang nag-isip si Kulas ng paraan upang magawang lituhin ng mga kawal. Meow. Busa lang, Doming. Masyado ka naman yatang nagkakape. Kabalo ka na masyado ah. Tag-iingat lang tayo. Sige na. Yung mga tao na yan sa taas, pakainin nyo ng mga may pampatulog. Mamayang alas 9, ilalabas na mga magintara. Ialay natin ang lahat kapalit ng kanilang proteksyon sa baryo natin. Kamuti ka na silang mahuli. Mabuti na lamang. At hindi silang pinaghinalaan at nakalusot dahil sa ginawa ni Kulas. Pero yun lang pala ang akala nila. Dahil nang lumabas sila, sinasabi ko na nga ba? Anong gagawin ng pusa sa islang ito? Walang pusa sa islang ito. Mga bobo, mga kawal, huliin niyo mga yan. Isama niyo na sa ipapakain. Dito nang nagpang-abot ang lahat. Mabilis na inilabas ni Bruno ang kanyang sibat at ang latigo naman ni Zen. Walang magawa ang mga kawal at hindi silang makalapit. Mas magaling sa pakikipagkumbate itong si Bruno. Kaya parang nakikipaglaro lamang sila sa mga kawal. Kulas, bilisan nyo na. Palayahin nyo ng maglolo. Wika ni Bruno. Sabay takbo naman nila Kulas at Jimeno sa bilangguan. Pigilan nyo sila. Hindi maaaring masira ang plano ko. Bilisan nyo, pigilan nyo. Binuksan ni Doming ang isang pinto sa sahig at lumabas dito ang mga syokoy. Kumukonekta pala ito sa lawa na nasa ilalim. At doon nga ay nagsilabasan ang mga syokoy kasabay ng malakas na tubig. Agad na tumakas papunta sa itaas si Doming. Magkakasama kayong malulunod sa ilalim, ang pakailamero. Sasabihin ko na lamang na kinain kayo ng mga buhay na banggay. Maging ang mga kawal ng baryo na utusan nga nitong si Doming ay iniwan niya sa baba upang mapahamak. Ngunit mabilis namang lumangoy itong si Bruno at agad niyang naisara itong pintuan sa sahig dahilan upang mapigilan ang ragasan ng tubig at ang pagpasok ng mga syokoy. Pagpabayaran niya ang ginawa niya. Ako nang bahala dito, Zen. Sundan mo na si Doming.
Kailangang maisiwalat sa lahat ang pagkatrader niya sa baryo nila. Kailangan malaman ito ng kapitan. Wika ni Bruno kaya ito ang ginawa ni Zen. Sinundan niya si Doming na noon naman ay patungo na sa labas upang sunugin ang buong gusali. Ito ay upang mapagtakpan ang lahat ng mga ebidensya na magtuturo sa kanya. Ngunit may isang pagkakamali si Doming. Dahil sa ang mga ikinulong niya ay mga walang sumpa at tanging may mga sakit lamang talaga. Bagkus ang totoong may pinsala at may sumpa na si Andres ay naroroong nasa taas at tuluyan na ngang naging zombie. At ang pinakaunang biktima niya, si Doming. Nang lumabas ito sa pintuan ay agad siyang sinakmal ni Andres sa leeg. Sumirit ang dugo at nangisay si Doming. Habang itong si Andres naman ay papasugod na sana kay Zen. Subalit saktong dumating sila kapitan. Pasensya na kayo pero hindi na namin naitago pa kay kapitan. Nag-aalala sila Julia sa inyo. Kaya nagsumbong na kami kay kapitan at sa konseho. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Doming at ng angkan niya. Matagal na nila kaming nilulain lang. Mga kawal, hulihin at patayin ang buhay na bangkay na yan. Tiyakin yung isasama niyo sa masusunog ang katawan ni Doming. Hindi siyang nararapat na bigyan ng maayos na liping. Kayo, tulungan niyo mga nasa ilalim ng gusali at bilisan niyo. Wika ng kapitan na si Canor. Ay, mabuti na lang at umabot kayo sa oras. Maraming nakakulong sa ilalim at may mga syokoy na kakampi itong si Doming, pinakawalan niya doon. Ilang saglit pa, nang matapos ang labanan sa baba ay lumabas na mula sa ilalim sila Bruno, akay-akay sila Lolo Tasio at Ezekiel. Nangihina ito dahil sa mga pambubugbog na ginawa sa kanila. Agad na ipinaaresto naman ng kapitan ang buong angkan ni Doming na may kinalaman sa palalong gawain ng kanilang kamag-anak. Lahat sila ay nakinabang sa ginagawa nitong illegal sa baryo. Maayos lang ba ang lahat? Ipagpasensya niyo na kung huli nang nalaman namin ang kabulastugang ginagawa ng aking tauhan. Titiyakin kong magbabayad ang lahat ng dapat magbayad. Sambit ng kapitan. Narinig po namin, usapan po nila Doming, eh may kasunduan sila ng mga magindara ng lawa. Upang huwag po kayong gambalain sa pamamagitan po ng pag-aalay ng mga dayong taong kagaya namin. Pagpapaliwanag ni Ezekiel. Kaya nga lang, isa sa mga kapatid ni Doming ang nagoramentado. At may nakatago nga itong kutsilyo na biglang sumugod kay Kapitan Canor upang saksakin ito. Nabigla ang lahat. Napakabilis ng pangyayari. Subalit napasigaw na lamang si Ezekiel. Dahil sa nang makita niya ang nangyari, ang Lolo Tasio niya ang humarang sa kapitan at ito ang nasaksak sa puso ng kapatid ni Doming. Lolo! Dagpin niyo ang lalaking yan! Mga kawal, bilisan niyo! Tawagin niyo ang manggagamot natin! Kailangan agad na malunasan ang matandang ito! Wika ng kapitan ngunit nagsalita si Lolo Tasio. Kapitan, huli na ang lahat para sa akin. Malalim ang sugat ko at kapag tinanggal niyo ang patalim, ay agad na akong mamamatay. Sana ay mapagbigyan niyo ang kahilingan ko. Kaya na po ang bahala sa apo ko. Pag-iusap, siguraduhin niyong makakauwi siya ng ligtas sa isla namin. Tiyakin yung makakarating siya sa amin. Pakiusap! Wika ng matanda sa naghihingalo nitong boses. Lolo! Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magkasama po tayong babalik sa atin, di ba? Di ba sabi ni Kuya Zed, tutulungan niya tayo sa pamasahin natin? Uuwi na tayo, Lolo! Sige na po, huwag kayong pipikit, Lolo. Huwag niyo pa akong iwan. Malungkot na sambit ni Ezekiel, subalit nag-umpisa ng magsuka ng dugo ang Lolo Tasio niya. At bago pa mang makarating ang mga manggagamot, wala nang buhay ang matanda. Nagawa namang makawala nitong kapatid ni Doming
at muling susugod sana sa kapitan. Mamamatay ka na matanda, hitong sa iyo. Subalit sa labis na galit ni Zen, hindi niyang napigilan ang sarili niya. Sinalubong niya itong lalaking papasugod sa kapitan at buong lakas niyang nasuntok itong sumaksa kay Lolo Tasio sa panga. Dahilan para mapilipit ang leg nito at mawala ng buhay. Labis ang galit niya na halos nakita ni Bruno ang pag-itim ng buong mata nito na tila bang demonyo. Pero parang pati si Zen ay hindi niya namalayan ang nangyari. Kumalma na lamang ito nang akbayan siya ni Bruno at Jimeno. Zen, kumalma ka na. Wala na tayong magagawa kundi ang tuparin ang kahilingan ng matanda. Kailangan nating maiuwi si Ezekiel sa kanila. Among Zen, kumalma ka na. Ayos na ang lahat. Tulala ang lahat. Hindi nilang napansin ang mata ni Zen. Ngunit yung pagkakasuntok nito sa lalaki ay hindi ordinaryo. Malaking lalaki ang kapatid ni Doming at hanggang halos balikat lamang nito si Zen. Subalit nang tamaan niya ito ng suntok, tila naging lantang gulay lamang itong bigla. Gayong apat na kawal nga ang pumipigil dito ay hindi magawang pigilan. Napaatras ang iba sa mga kamag-anakan ni Doming na magtatangka pa sanang gumawa ng gulo. Saka nang pagdating ng kabuuan ng mga hukbo at isa-isang itinali ang mga sangkot sa kaguluhan. Binuhat ang labi ni Lolo Tasio. Ito ay upang bigyan ng karangalan at ihanay sa libingan ng mga pinuno ng kanilang baryo bilang pag-aalaala sa isang matandang dayo na nagligtas sa pinuno ng baryo Pulong Pangil. Walang katumbas na halaga ang kagitingang ginawa ni Tasio ng lolo mo, Ezekiel, kung kaya't ikarangal mo ito. Mananatiling isang bayani si Tasio sa alaala ng mga tagapulong pangil. Magiging laman siya ng mga kwento. Magpatuloy ka sa buhay mo alang-alang sa kanya. Pasasamahan ko kayo sa mga tauhan ko patungo sa Puting Bato. Bibigyan ko kayo ng rekomendasyon mula sa konseho upang maayos kayong tanggapin sa pantalan. Ito lamang ang magagawa kong tulong upang masuklihan ang ginawa niyong kabutihan at pagsasakripisyo sa aming baryo. Patuloy sa pag-agos ang luha ni Ezekiel habang tahimik na umiiyak at nang malibing ang matanda ay lumapit ito kay Kapitan Kanor. Kapitan, ito po yung huling gamot na ginawa ng lolo ko para sa baryong ito. Balak niya po sanang ibigay ito sa iyo, Kapitan, oras na magkita muli kayo. Labis po ang paghahanga niya na nagkausap po kayo doon sa daan, kaya po sinikap niyang matapos ito. Regalo niya daw po para sa inyo. Eh, salamat. Anong uri ng gamot ito, iho? Nasabi niya ba? Pagtatanong naman ni Kapitan Kanor. Isang gamot po na ang lolo ko lamang po ang marunong kumawa. Gamit yan po, oras na maihalo niyo po yan sa tubig ng lawa sa baryong ito. Mamamatay po ang lahat ng mga magindara at syokoy na naninirahan sa ilalim ng lawa. Hindi niyo na po kailangan pang mamuhay sa takot gabi-gabi. Hindi niyo na po kailangan pang mag-alay ng mga dayo na napupunta sa baryo niyo para sa kaligtasan niyo. Gusto niya po sana siya po ang mag-abot nito sa inyo. Napahangan niyo po siya ng lubusan nung nakausap niya kayo. Pero hindi na po yun mangyayari, Kapitan. Sana po makatulong po itong gamot sa inyo. Napaluha na lamang din ang kapitan at ang lahat ng naroroong nakarinig. Kabilang na sila Zen. Sa kabila ng kagipitan ng maglolo at sa trato sa kanila ng mga taga-baryo, mas pinili pa rin ni Lolo Tasio ang gumawa ng gamot na makakatulong sa mga taong nang api sa kanila. Hindi mawala ang paghihimutok ni Zen. Dahil nga sa masaya pa ang usapan nila ni Lolo Tasio na isasama nga nila itong maglolo papalabas ng isla at tutulungang maipasyal nga si Ezekiel sa kabayanan. Dahil sa pangarap niya ito,
Naalala ni Zen ang lolo niya sa katauhan ni Lolo Tasio. Noong maliit pa lamang siya, kaya naman labis ang pagkadurog ng puso niya nang mamatay ang matanda. Tahimik lamang ito at nagpapabalik-balik ang pag-itim ng mga mata niya na pilit niyang pinipigilan. Napansin ito ni Julia, kaya naman nilapitan niya itong si Zen at hinawakan sa kamay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang nakakita ng mangyayari. Ang mahalaga, matupad natin ang huling kahilingan ni Lolo Tasio. Kaya huwag ka nang masyadong malungkot. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Uwi ka ni Julia na mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Zen. Kung sanang gumagana lamang ang kakayahan ko dito, di sanang inapigilan ko ang pagkamatay ni Lolo Tasio. Namatay siya sa harapan ko. Wala akong nagawa. Hinayaan kong mamatay ang matandang walang ibang inalala kundi ang kaligtasan ng kanyang apo at ng mga tao dito. Wala akong kwenta. Alam mo ba yon? Malungkot at galit na wika ni Zen na napakuyumpa ng mga kamay niya. Ngunit tumayo na lamang si Julia sa harapan ng binata at niyakap ito. Hinayaan niyang umiyak si Zen habang itinatago niya ang mukha nito upang hindi makita ng lahat ng naroroon ang pagpalahaw ng binata. Mahigpit niyang niyakap ang binata habang walang tigil sa pagluha ito. Iiyak mo yun, Zen. Ubusin mong galit at lungkot mo. Huwag ka mag-alala. Walang makakakita sa kahinaan mo. Nakatingin lamang sila Bruno at napayoko. Ramdam nila ang labis na lungkot ni Zen. At noon lamang nila itong nakitang nagkaganon. Nakita din ni Maria kung gaanong kabuti ang binata. Bagay na hindi niyang inaasahan na makikita niya sa ganong kaaga. Unti-unti ay nawala ang mga taong naroroon. Hanggang sa matira na lamang ay sila Zen, ang mga kaibigan niya, si Ezekiel at ang kapitan. Bukas kung nakahanda na kayo, kasama ng 20 tauhan ko ay ipapasabay ko na ang mga kagamitang kakailangan ninyo at ang pagkain. Ihahatid nila kayo sa puting bato. Huwag kayong mag-alala. Sanay ang mga tauhan ko sa pagpunta sa baryo ng mga niebe. Hindi madali pero kaya nila. Magpahinga kayo ngayon gabi. Magpapahanda ako ng mga pagkain magpapasaya sa inyo. Huwag nating gawing malungkot ang paghihiwalay nating magkakaibigan. Noon ay tulog na itong si Zen sa labis na pag-iyak at naroon itong nakahiga sa kanlungan ni Julia. Mahimbing at inosenteng natutulog. Kakaibang kaibigan nyo, ngayon na ako nakakita ng kagaya niyang labis ang pagpapahalaga sa ibang tao. Maswerte siya, may mga kaibigan siyang kagaya nyo. Maswerte po kami, may kaibigan kaming kagaya niya, kapitan. At hindi ako nagsisisi na sumama sa kanila sa islang ito. Para lang siyang inosenteng tao kapag natutulog. Napakapayapa ng mukha. Wika naman itong si Iris. Wala namang masabi si Maria. Hindi niya magawang magsalita ng negatibo laban kay Zen. Parang isang kasalanan ang gawin niya ito matapos ang mga nasaksihan niya. Sana lang ayayos siya sa pagising niya. Parang ang dami niyang dinadala sa kalooban niya. Hindi niya man ang pinapahalata sa atin. Mabuti pang hayaan muna natin siya dito. Tara na at kumain na muna tayo. Mauna na kayo. Sasamahan ko lamang muna dito si Zen. Sige na, susunod na lamang ako. Wika naman ni Julia sa kanilang lahat. Dahil sa lahat ng magkakaibigan ay siya ang pinakasaksi sa pag-iyak ni Zen at sa mga narinig niyang hinanakit nito sa sarili at sa mga pagsisisi. Ang matatag at masiyahing si Zen, noon niyang nasaksihan ang isang totoong lalaki. Kung paano nga itong umiyak, ito ang pinakaunang beses na makakita siya ng ganito. Lumipas ang buong magdamag na naroroon lamang siyang nakaupo at hinahayaang mahimbing na matulog si Zen sa kanyang kanlungan. Namalayan na lamang niyang nakatulog na din pala siya sa kakatitig sa binata. Uy, gising na Julia! Tululaway ka pa oh! Baka naman mapaliguan mo ng laway mo si Zen! Pang-iirita ni Colas sa kaibigan niya. Loko ka talaga, Colas!
Hey, Holya, hindi ka bang nanganganay? Hey, maghapon ka na at magdamag na ganyan. Mabuti pagisingin na natin si Sen. Baka naman nalipasan na yan ng gutom. Teka, buhay pa ba yan si Sen? Baka hindi na yung humihinga. Baka na-espocate na sa taba ng dibdib mo, Julia. Loko, hindi ito taba. At saka, anong espocate ka dyan? Baka suffocate. Yan eh, tinuturuan kita mag-English pero hindi mo tinatandaan. Ayos lang, magkatunog naman eh. Espocate, suffocate, o diba? O ayan, gising na pala si Zen. Zen, tara na mag-almusal na tayo, sasamahan kita. Kakatapos mo lang kumain ko lasa. Huwag mo nang samahan siya, ako na lang ang sasama. Baka mawalan pa siya ng gana kung ikaw ang kaharap. Ngunit gulat ang lahat dahil sa nang makita nila si Zen ay may kakaiba. Kakaibang dating nito dahil sa ang mga mata nito ay hindi normal. Naging purong itim na may gintong liwanag sa gitna ang kanang mata. Subalit normal naman ang kaliwang mata nito. Alam nilang hindi itong pangkaraniwan at makakatakutan lamang ito ng mga makakakita. Kaya naman agad silang nag-isip at naghanap ng paraan upang maitago ito. Mabuti na lamang ay may nakuha silang isang eye patch na gawa sa balat ng hayop at kulay itim. At ito ang ginamit nilang pantakip sa kanang mata ng binata. Ayos ko lang ba, Zen? Ayos lang ako. Wala naman akong nararamdaman kakaiba. Huwag kayong mag-alala. Baka mawawala din to. Mabuti pa eh, kumain na muna ako at parang nagutom ako eh. Pasensya na kayo ah. Nahihiya si Zen sa mga nangyari. At maging kay Julia ay nahihiya ito pero hindi naman itong alintana ng dalagang pulis. At katuwa nga si Iris ay inasikaso nila ang almusal na binata. Bagamat naninibago si Zen sa takip ng kanyang mata, pero kailangan niyang masanay dito hanggang sa hindi pa bumabalik sa normal. Mga kaibigan, gustuin ko mang samahan kayo patungo sa baryo ng Niebe. May marami akong kailangang asikasuin at ayusin sa baryong ito. Mga bagay na kailangang bigyan pansin. Huwag po kayong mag-alala. Sapat na po itong binigay niyong tulong. Maraming salamat po, Kapitan Kanur. Salamat po, Kapitan. Kayo na po ang bahala sa punto ng lolo ko, ha? Huwag niyo pong pababayaan yan. Pangako, kapag malakas na po ako, ibabalik po ako sa islang ito para bisitahin siya. Huwag kang mag-alala, iho. Kaming bahala sa lolo mo. Ikaw, ayusin mo ang buhay mo para naman matuwa siya kung nasan man siya. Ipagmalaki mo ang kanyang kabayanihan dito. Bueno, humayo na kayo habang maaga pa. Ipagdarasal ko na ligtas kayong sumapit sa baryo Puting Bato. Mga kawan, alam nyo nang gagawin. Mag-iingat kayong lahat. At dito nga ay tumulak na sila Zen kasama ang 20 pinakamalalakas na mandirigma ng pulong pangil upang maihatid sila sa kanilang destinasyon. Napapaisip si Zen kung bakit kinakailangan samahan sila ng ganoon karaming mga kawal. Ayos ka na ba, Zen? Tanong ni Julia. Ayos lang ako. Maraming salamat sa ginawa mo. Nakakahiya. Pero salamat at naroroon ka. Piling baryo na to. Makakabalik na tayo sa bayan. Makakabalik ka na rin sa buhay mo bilang pulis. Wika naman ni Zen pero dahil sa mga nangyari ay may kung anong namuong ugnayan sa kanilang dalawa ng dalaga na hindi pa nilang masyadong napapansin. Ngunit pa ng araw ay mangyayari din. Grabe! Parang telenovela talaga yung sa inyo, Julia. Nako, lagot ka kapag nagkaharap na kayo ng Christine. Balita ko eh, siya daw yung love of a lifetime. Tigilan mo na nga yung pag-i-English mo. Eh, masakit sa tenga. Maglakad ka na lamang. Eto, dalhin mo. Ang bigat at ang sakit na ng braso ko. Pagsusungit naman ni Julia. Samantala, Bruno, nakita mo ba yung nangyari sa mata ni Among Sen? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Parehong-pareho sa mga mata ng Cerberus. Walang duda. Siya nga ang bantay ng Karimlan. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Masyadong delikado ang hawak niyang kapangyarihan kapag nagkataong magwala siya.
Sa tingin ko naman eh, walang masamang mangyayari dyan. Eh malakas si Among Sen. Pero paano niyang nagawang magamit ang lakas ng Cerberus sa islang ito? Sa tingin mo? Hindi ko alam, Jimeno. Pero may pakiramdam ako na malapit na nating malaman yan. Sana lang ay magtagumpay tayo sa misyon natin sa pagkuha ng prutas ng Faunus at sa lunas para kay Christine. Itutuloy. Oops! Kailangan ba ng tissue? Huwag pong magalit ang mga nakikinig, ah. Sorry na po kung may napaluha, pero mga kabantay, dito muna nating pansamantalang tatapusin ang kwentong ito. At alam nyo na, sinubukan ko po lamang na magawang araw-araw ang upload. Medyo madugo pero kakayanin siguro. Para sa ating mga avid listeners, salamat Miss Julianne Ganalon-Cawano para sa pangkape na ibinigay. Nagulat ako kaninang umaga at nag-send nga po siya ng super thanks para sa atin. Huwag po nating kalimutan na pag-iwan ng like at comment sa ating kwento ngayon. At pakishare na din po. Hindi po ako mangangako na masusundan ko kagad itong kwento bukas, ha, pero susubukan po natin. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at muli. Ito ang inyong tagapagbantay.